Kinundi na ng world leaders ang panibagong airstrike ng Russian forces sa isang train station sa eastern Ukrainian city ng Kramatorsk na ikinasawi ng nasa 50 katao habang nasa 100 naman ang napaulat na nasugatan. Bunsod nito, ilang mga sibilyan na rin ang tumatakas palabas ng Donbas region sa takot na madamay sa pag-atake ng Russia. Inakusahan ni US President Joe Biden ang Russia na nasa likod umano ng naturang pag-atake na tinawag niyang horrific atrocity habang inilarawan naman ito ng French government na isang crime against humanity. Isa din si British Prime Minister Boris Johnson sa Komondina at inilarawan ang kalunos-lunos na pangyayari na ikinasawi ng mga sibilyan na walang konsensya. Ayon sa regional governor ng Donetsk na si Pavlo Kirivenko, mula sa 50 katao na napatay, nadamay ang nasa 5 mga bata na isaan niyang may tuturing na deadliest strikes sa 6 na linggo ng Russian invasion. Sa ibinahagi ng mga report mula kay Ukrainian President Zelensky, aabot anya sa 300 mga katao ang nasugatan at nagpapakita lamang anya ito na ang pag-atake ng Russia ay walang hanggan ang kasamaan. Nangyari ang pambobomba sa lugar kasabay ng pagbisita ni na European Commission President Ursula von der Leyen at European Union Foreign Ministry Foreign Chief Joseph Borrell sa Kiev para ipakita ang kanilang solidarity sa Ukraine. Sa panig naman pero ng Russia, muli nitong itinanggi ng Defense Ministry na walang katotohanan ang panibagong akusasyon. Samantala, sa balita pa rin sa Ukraine na sa turang giyera, muling naglabas ngayon ang gobyerno ng Ukraine ng kanilang datos o manoy mga napapatay nila ng mga Russian personnel at mga gamit na pandigma na nawasak habang may gitna sa isang buwan ang nangyaring giyera doon. Sinasabing nasa 19,000 na ng mga Russian soldiers daw ang kanilang napapatay na kung saan nga. Ayon pa rito sa report ng Ukraine, ang naturang bilang ay ayon namang kumpirmahin ng Russian government. Umabot na rin daw sa 150 ng mga Russian aircraft ang napabagsak ng Ukraine. 135 na mga helicopters naman ang tinamaan ng kanilang anti-aircraft. Umabot rin naman sa 700 mga tangke na panggiyera ng Russia ang na-neutralize daw ng Ukraine. Mahigit 50 mga fuel tanks ang pinasabog. Nasa 1,891 na ang mga armored personal vehicles ng Russia ang nawasak daw. Habang marami na rin daw ng mga artillery systems ng Russia, pati mga anti-aircraft warfare system ang pinasabog din ng Ukraine. Samantala, naglabas din naman ang Ukraine, ang Prosecutor's General, ng listahan ng mga paglabag daw ng tropa ng Russia. Sa kanilang paglilista, nasa 5,149 na raw ang ginagawang krimen o war crime ng Russia. May tinawag din silang crimes against national security na nasa 2,541. Ukol naman sa crimes against children, nasa 169 na mga bata na ang namatay daw at nadamay. Mahigit naman 300 ang mga sugatan na mga bata.